bago. Akala ko ikay lagi, yun pala'y sakit ng ulo. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Marami sa atin ang pamilyar sa awit na Pusong Bato. Ito ay unang nadinig noon taon 2003, nang irelease ng Filipino singer na si Aimee Torres ang kanta bilang kanyang single. Subalit matapos sumikat ang awiting ito, ay nalaman ng publiko na ang orihinal na nagsulat ng kantang Pusong Bato, ay si Renato de la Rosa, na mas kilala bilang Alon de la Rosa. Siya at ang kanyang banda, ay nag-release ng kanilang sariling version ng awit noon 2012, at ito ay kasama sa kanilang album na Pusong Bato. Si Alon ay pumanaw nitong nakaraang araw lang sa edad na 61. Alamin natin ang pinaiksing kwento ng kanyang buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago, akala ko ikay sakit ng imo doon sa'kin. Kailan may di magbabago, naniwala naman sa'yo. Ba't ngayon iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo ako hindi makakain, lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana di makikatulad mo, tulad mo'y na may pusong bato. Bata pa si Alon, ay maaga siyang namulat sa sakit na posibleng idulot pag umiibig. Ang kanyang ama na bihirang umuwi sa kanila, ay minsan umuwi na may kasamang ibang babae, na ipinakilala nito sa kanila bilang kasintahan. Ang kanyang ina ay tahimik na lumisan, upang magtungo sa kusina at kumuha ng gamot na pampatulog. Matapos nito, ay nagtungo ito sa kanyang silid, at kinabukasan ay di na muling nagising. Ang naging outlet ni Alon sa mapait na pangyayaring ito sa kanyang buhay, ay ang musika. Sa edad na 9, siya ay nagsimula ng umawit. Sa edad na 12, siya ay sumasali na sa mga patimpalak ng pag-awit. Si Alon ay tinulungan ng kanyang naging stepmother, na matutunan ang mga dapat niyang malaman, pagdating sa musika. Sa edad na 16, si Alon ay nagsimula ng gumawa ng sariling musika at lyrics, at ito ay kanyang naging buhay mula noon. Maging ang kanyang naging asawa ay isang singer, at ang kanilang binuong pamilya ay napuno ng pagmamahal at musika. Hanggang ang mag-asawa ay bumuo ng sarili nilang banda, at nakarating sa iba't ibang lugar upang makapag-perform. Sa dami ng mga singing engagement ng grupo ni Alon, sila ay nagrente ng isang bahay, na tutuluyan ng kanilang grupo, sa tuwing makakatapos ng trabaho. Sa pag-uwi ng bahay, si Alon dahil sa sobrang pagod ay wala nang magawa, kundi ang matulog. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang asawa, at ang gitarista ng kanyang grupo ay nagkaroon ng lihim na relasyon. Kahit may nagsabi kay Alon ng pangyayaring ito, ay hindi pa rin niya pinaniwalaan, dahil sa tiwala sa kanyang asawa. Maliban dito, ay ang sinasabing lihim na karelasyon ni Mrs. ay isang mabuting kaibigan at kumpare ni Alon.
Kalaunan, dahil sa dami ng chismis na kumakalat, ay nagkaroon ng lakas ng loob si Alon na kausapin tungkol dito ang kanyang kumpare. Direkta niya itong tinanong kung totoong may relasyon ito sa kanyang asawa, at di inaakala ni Alon ang magiging sagot nitong oo. Parang gumuho ang mundo ni Alon sa pangyayaring ito, at wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Pinalayas niya ang kanyang asawa, at naiwan sa kanya ang kanilang mga anak. Kahit sobrang lungkot ang nararamdaman ni Alon ng panahong iyon, ay kinakailangan niyang maging matatag para sa kanyang natitirang pamilya. Siya ay tumayong ama't ina sa kanyang mga anak, kahit pag siya ay nag-iisa, ay di niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Isa pang di inaasahang pangyayari, ay ang kasabay ng pagkasira ng kanyang pamilya, ay nawalan din siya ng trabaho. Si Alon ay inalis sa sarili niyang banda, ng mga kagrupo. Kalaunan ay nakaraos din si Alon at ang kanyang dalawang anak, at unti-unti ay nakabangon sa buhay ang singer-composer, at dahil sa mga naranasan sakit sa pagtataksil ng asawa, ay nabuo ni Alon ang kantang Pusong Bato. Ang awit na ito, ang nagbigay ng tagumpay kay Alon, at naging daan upang makatagpo siya ng panibagong pag-ibig. Kamakailan lang ay nagbigay si Alon ng interview sa ABS-CBN kung saan ay ibinahagi niya ang maiksing istorya ng kanyang buhay. Sa di inaasahang pangyayari, si Alon de la Rosa ay pumanaw ngayon September 15, 2021, matapos dumanas ng komplikasyon sa baga. Ayon sa pamilya ng composer, si Alon ay nagkasakit noon nakaraang linggo, matapos maulanan, nang masira ang ginagamit nitong sasakyan. Ito ay kumuha noon ng sako-sakong bigas mula sa kapwa mga awit na si Freddy Aguilar na nanggaling naman kay Senator Manny Pacquiao. Ito ay ilang araw na ininda ang kanyang sakit habang nasa bahay, sa pag-asang ang kanyang nararamdaman ay simpleng trangkaso lamang. Subalit makalipas ang ilang araw, ay biglaan iginupo si Alon ng nararamdaman, hanggang siya ay sinubukan isugod sa ospital. Sa kasamaang palad, ang mga ospital ay punuan ng mga pasyente, dahil sa di nadanas na krisis sa COVID ngayon. Nakaikot ang pamilya sa mahigit 30 mga ospital, subalit si Alon ay hindi nakakuha ng bakanteng kwarto, upang makatanggap ng lunas sa kanyang sakit. Bagaman siya ay naka-oxygen habang nasa ambulansya, ito ay hindi naging sapat upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Dalawang araw na lumibot ang pamilya ni Alon, upang makahanap man lang kahit emergency aid ang composer. Natapos ang kanilang paglahanap ng ospital, nang may tumanggap dito na ma-admit, at malunasan, subalit ito ay hindi na umabot, dahil si Alon ay pumanaw, sa edad na 61. Sinuri ito para sa COVID-19, pero ayon sa pamilya ay nag-negative naman si Alon sa antigen test. Masamang-masama ang loob ng mga mahal sa buhay na naiwan ni Alon, sapagkat ang pangyayari sa likod ng pagpanaw nito ay hindi katanggap-tanggap. Ang sitwasyon ay maari sanang mabago, subalit dahil sa di nadanas ng bansa ngayon, ay marami ang nagbago sa ating sistema, lalo na sa pangmedikal. Isang kahalintulad ng pangyayaring ito kay Alon, ay ang nangyari rin sa kapwa singer na si Claire de la Fuente. Ang sitwasyon ng kanilang pagpanaw ay may pagkakahawig, at sila ay parehong naging biktima ng pagkakataon. Sana ang ganitong mga sitwasyon ay maging mas maayos upang kahit papano ay matulungan ang lahat ng nangangailangan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Alon de la Rosa, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.